Hello guys, good morning. So for today's video, gagawa tayo ng DIY mini aircon gamit itong maliit na fan na nabili natin sa Shopee, okay? Dahil sobrang init talaga ng panahon ngayon guys, so kailangan natin ng DIY dahil wala tayong pambili ng aircon at wala tayong mambayad ng kuryente, okay? So bago tayo mag-umisa guys, pasok muna natin yung ating intro. Okay guys, so ito yung natin gagamitin, styro box na maliit lang na sakto lang dito sa ating fan na nabili. So dapat, bibili kayo, sakto lang. Yan, ganyan. Tapos syempre pangguhit and panghiwa. At dalawang PVC guys, ang suka dito ay dos. Ganti ko lang sya ng ganyan kaigse. So tantihin nyo na lang din guys kung gano'ng kalaki yung or gano'ng kahaba yung gagamitin nyo. Para sa PVC, okay? And then, kailangan natin mamaya ng yellow at saka asin, okay? So, mamaya ko na papakita sa inyo kung para sa inyong asin. And, check muna natin yung ating pag-assembly, okay? So yan guys, tapos na yung ating DIY mini aircon. So nilagyan ko lang siya ng papel dito para pag binuksan natin siya, makita natin na siya ay gumagana talaga at nagbubuga siya ng hangin mula sa loob. And syempre, for sure, malamig yung hangin na ibubuga nun dahil sa ating yellow na ginamit. So guys, ito pala yung ginamit nating yellow. So binasag ko na yung malaking yellow natin para magkasya siya dito. And then nilagyan natin siya ng asin or rock salt para mas matagal matunaw yung yellow na nilagay natin, okay? So yun yung pinaka-purpose guys ng asin para hindi siya gano'ng mabilis matunaw, okay? So sinaksak na siya guys sa power bank para magamit natin. Ito pala ay naka-power bank guys. Merong mas maliit dito sa Shopee. Kung gusto niyo na mas maliit lang, kung mas maliit yung nalagyanan nyo, pwede kayong bumili ng gano'n. Mas maliit, okay lang din yun. Kasi hindi natin kailangan ng masyadong malaki since malamig ang lalabas dito gawa ng ating yellow. Eh, since medyo malaki yung ating cooler, kaya ganitong size yung binili natin. So, start na muna natin guys. Yan, so nakita natin na umikot na yung ating fan. So, yan guys, nag-umpisa ng gumalaw yung ating mga nalagay na papel. Ito yung santo. So, yan guys, tumalabas na yung hangin. Iniksihan ko talaga kasi masyadong mahaba yung papel kanina. Grabe guys, sobrang relax ito. Yan. So para na rin tayo naka-aircon ito guys. Kung ang kwarto nyo is maliit lang, tamang-tama ito. Tapos kung ang kwarto nyo is close na
close talaga siya na pwedeng lagyan ng aircon. Magandang gamitin yung ganito, tapos mag-additional ka lang ng cliff fan para mas umikot yung hangin ng mabilis, para mas ma-seal niya yung room nyo. For sure, okay na okay na yan, guys. Ayan o. Nagano na siya, kita nyo naman. And maliit lang yung ating fan na ginamit. So kung may mas malaki kayong ganito, pwede kayong gumamit ng mas malaking fan. For sure, kayo baka kaya ng palamigin ng buong bahay nyo. Yung nga lang, syempre. Kailangan nyo lang ng malaking yellow. So ayan guys, ito lang yung ating video for today. Yung ating mini DIY aircon para sa ating kwarto, or pwede rin to sa ating mga ganyan. Ito yung ating PC. Kung tayo naka-work from home at mainit sa kwarto natin, saktong-sakto lang yung ganitong size. Ganyan nyo lang yan. Pwede nyo saksak sa laptop nyo or sa CPU nyo. And okay na, goods to go na kayo para na kayo nasa office, sa work. Kasi aircon sa work, diba? So yun guys, and salamat sa inyong panonood, and please like, share, and subscribe to our channel para tayo mas ma-inspired pa gumawa ng mga iba-ibang klase ng video. So for today, parang ito yung ating first DIY sa ganitong klase ng item. Kasi yung mga DIY natin mostly tungkol sa pag-aalaga natin ng crayfish, and dahil nga sobrang init, naisipan lang natin gumawa ng DIY na makakatulong sa atin upang maibsan ba or mabawasan yung ating init, na hindi naman tayo gagastos ng ganung malaki. So yun lang guys, and ingat kayo palagi, and sa mga pa-riders dyan, always ride safe. Bye-bye!